Mas napapakita ba ang kasi yung pagiging inverter ng split pipe? Dahil dalawa yung kanyang unit, may outdoor unit at may indoor unit. So, possibly kapag inverter ang binig mong split pipe, marami siyang maganda pagbibigay. Or, you know, sulit na rin yung binayad. Isa sa window type ko, maganda rin naman siya. Pero okay lang kung pagpasadyaan yung pabutasan kapag ano. Pero okay lang din naman kung window type yung prefer ko. Mas mura siya, mas affordable. Okay ko. Parang mag-inquire ako ng split type. Tapos ang tanong ko ay, paano kami makakamura? Kung split type ang kumunin namin, eh sa window type, sabi mo, sir, yung window type namin is sa isang buwan, maabot yung ng 4-5. Tapos sabi nung kaibigan ko, split type, aabotin pa lang ng 1-5 or 1-1. So, naiiwagawan kasi akong paano namin makukuha yung gano'n eh. Eh, parehas lang naman yung aircon, parehas lang naman yung nagpaparamig. So, paano? Paano mo ako tumumbinsi pa na bumili ng aircon mga 10 beses, Sir Clark? So, ang point natin, di ba, ng aircon, kaya bumili tayo ng is sobrang init kasi, tapos gusto natin malamigan, di ba? May tinatawag kasi tayo ng inverter and inverter. At i-explain po yan ni Ma'am Darlene. Ano pinakaiba ng ma'am ng inverter sa inverter? Ang non-inverter kasi, mas matipid po kasi kapag inverter. Kasi ang non-inverter, parang nagkoconsume siya ng mas mataas na electricity while inverter po is nagkoconsume na mas mura. And papaliwanag ko yun sa inyo. Yung non-inverter kasi po, sir, ma'am, nag-flow yan, ma'am, yung compressor, bibiri siya ng pataas, hanggang ma-retro yung lamig, bababa siya ulit. Tapos yung pagka-retro naman yung heat load ng talog ng area, tataas na siya ulit. Pero yung inverter, ma'am, pagtaas niya, nandiyan na sa gitna, pag na-ano yun ang retro ng lamig, steady na siya hanggang mamamatay na yung compressor niya, pero hindi na siya nagpo-control na ano, nag-oriented.